Tanda. We are back finally. Sorry, hindi na ako nakapag-vlog nung mga nakaraan, but we have finally recovered and excited ako kasi for today. We will be celebrating my 8th year here. And naisipan ko for this vlog, I will be sharing yung mga highlights ng aking buhay dito sa New Zealand. For those of you who are new, welcome to my channel. My name is Chi Chi and I do share about our life experiences here in New Zealand and also current events, especially with immigration news. Para sa mga Pilipino na gustong makapunta or may planong pumunta dito sa New Zealand. Ayun na nga guys, i-share ko sa inyo kung paano ako na punta dito sa New Zealand. So my sister, she used to work here and then yung rest home na pinagtatrabahuhan nila, nag-expand. So naghanap sila ng mga registered nurses from the Philippines to be employed sa ako sa mga natanggap. Natago ko pa yung tickets ko guys. So andito pa, konting trivia no. Hindi madali yung experience ko before ako pumunta dito kasi all the bookings, yung plane tickets ko, was made by my sister. Now, when I arrived at the airport, they were looking for the credit card that was used to make the booking. There was no way na mapapakita niya yung card na yun kasi yung airport na malapit sa kanya doesn't have ayaw nila akong pasakayin. Isipin nyo 3 AM nasa airport na kami, pero hindi ako piniyagan sumakay. Walang pera yung mga kasama ko eh. Eh gusto nila magbayad ako either cash or meron akong card na gagamitin, which they would be able to see, you know, the physical card. Tumawag pa ako dito sa New Zealand para pakausap yung sister ko, pero ayaw talaga. So naisipin kong kontakin yung best friend ko. Shout out to Michelle. Thank goodness, she was very ready to lend me money. However, we would need to travel from the airport going back to Mega Mall area. Walang choice. Mas bumili ako ng airport. And finally, 10 a.m., umalis ako ng Pilipinas, papuntang Singapore, to go to New Zealand. Isipin nyo yun, trial talaga siya nung una, kasi sabi nung sister ko, by hook or by crook, you need to be here tomorrow. At nalaman ko na kaya pala gusto niya, dapat nandun na ako, was because she's got only 2 days before she moves into a new place. Kumbaga, 2 days lang yung time namin together nung pagdating ko dito. Kaya medyo pretty lonely but exciting at the same time. And then, after 2 days when I arrived, nag-start na ako mag-work. Hindi ko talaga in-expect na magpapa-English ako ng mga tipong 8-hour shift, ganun. Pero maganda siyang experience kasi mahahasa yung communication skills ninyo. Ngayon, nishishare ko naman sa inyo yung first birthday ko dito sa New Zealand. Because my birth month falls under the summer season, nag-picnic kami sa park. And coming from Manila, hindi siya normally celebrated that way. So, may dala kaming picnic mat and then nag-potluck yung mga tao kasi dito sa New Zealand, bring your own plate. Bring something na mako-contribute mo doon sa celebration na yun or sa party. Kahit na cola lang yun. Simple lang siya. And then I was surrounded by my friends and my colleagues at work. So it wasn't really lonely. But of course, if I had any choice, gusto ko sana nandito yung family ko. But then, that time, kailangan pang magtiis-tiis. Guys, dumating ako April dito, di ba? November. Alam nyo nangyari, guys? Na-hospital ako. Bali, madaling araw, sakit-sakit ang tiyan ko, ganyan. Uminom na ako ng mga painkillers, ng ranitidine, yung mga pang-abdominal pain ng mga gastric whatever ng mga gamot. Pero hindi tumalab. So, kinumagahan, sinabi ko sa housemates ko na masakit pa din, sobrang sakit, uminom na akong ganito, walang bisa. Nagpunta kami ng emergency department. Diagnose ako na meron akong appendicitis. So, diba? Ito ha, hindi pa to 1 year. So, this is just
less than a year na nangyari sa akin. Of course, I needed to pay for everything kasi hindi naman ako residente sa New Zealand that time. Nakakagulat lang talaga kasi sa Pilipinas hindi ako na-hospital. Dito pa, 'di ba? Tas walang family, bawal ang bantay sa hospital. So, ang visiting hours is until 8 p.m. only. So, wala ka nang kasama the rest of the night. Mag-isa ka na lang. So, mag-ring ka na lang ng bell para tawagin yung nurse kung may kailangan ka. Ibang-iba siya talaga na experience. So, ikikwento ko yung first snow experience ko. And hindi ko yun makakalimutan dahil that was actually the time when my husband arrived a year after. Dating ako 2014, then dumating, sumunod siya ng 2015. And pumunta kami sa Mount Ruapehu. Dinala kami ng sister ko, si Ishi. It was just so surreal, napaka-exciting. Para kaming mga bata, na-enjoy namin yung sled. Nakagawa kami ng snowman, ganyan. Ang saya lang talaga. So, isa sa pinaka hindi ko makakalimutan na lugar dito sa New Zealand is Queenstown. Well, aside from being the adventure capital of New Zealand, doon nag-propose yung husband ko. And ang nakakatawa doon, we got the perfect spot. Doon sa restaurant kung saan kami kumain, kailangan mo sumakay ng gondola and then nasa taas siya overlooking the lake and kitang-kita nyo yung mountain with white snow. Ang nakakatawa doon, syempre alam na nung mga kabarkada namin na magpropose na pala siya. So he went live on Facebook when we were there. However, kinulang ang lakas ng loob niya kaya hindi siya nakapag-propose. Nag-antay na lang siya na makauwi kami sa hotel. Of course, it's very, very memorable for me. Especially na that was the start of a new chapter of our lives together. And lastly, guys, our wedding. We had some of our family members to come over here in New Zealand. And thankful kami dahil nag-effort talaga sila na makapunta dito sa wedding namin. And of course, we had our close friends and colleagues at work to join us during our special day. That was back in 2017. Wala pa si Sean noon. Wala pa si Sean. After noon, nakapag-family moon kami. So today yung wedding, the next day lahat nagpunta ng Wellington, yung buong family, nag-enjoy, nagpunta ng Auckland. Eh, very close sa heart ko yung mga memories na naipon namin during that time. To those of you who are aspiring to be working as OFWs or planning to migrate, it's actually a big decision. Kasi, kaya nyo bang mag-sacrifice? Willing ba kayong mag-sacrifice? Hanggang saan ba kaya nyong tiisin? Kaya nyo ba yung lungkot? Yung mga things like that. And it's going to be a different world, definitely, sa nakasanayan. But, I think at the end of the day, it will be your decision. If you've got any plans, good luck sa inyo, tibayan ng loob, and laging magdasal. Kasi dun din ako talaga kumuha ng strength. Sa prayers lang, prayers. Kung kailangan mong umiyak, go! Pero, dasal talaga. It will strengthen you, and it will help you overcome whatever challenges that you face. Especially living abroad. So guys, thank you very much for joining me. Sana na-entertain kayo ng kwento ko. Hopefully next time makapagkwentuhan ulit tayo. Comment kayo down below if you've got any suggested vlogs or if may questions kayo. And if you haven't subscribed, click that button so you'll be subscribing to Chi Chi on Record.